Sinimot na ni Manny ang mga bariyang kinita sa 6 na oras na pasada para may pangkargang diesel. Iikot pa ulit si Manny dahil kailangan pa niyang kumita ng 600 pesos para may pang-boundary. Ang karaniwang kitang 400 pesos kada araw mababawasan pa bukas dahil malaki na naman ang itataas sa diesel, 3 pesos at 10 centavos kada litro, 80 centavos sa gasolina at 170 sa kerosene. Tumigil yung iba ko, pero ako kailangan ko ng ano yung mga anak ko kailangan ko pang ano buhayin sila So kaya pang magtiis? Tiisin lang ho, pag hindi naman tiis, balik naman ka probinsya. Hindi pa rin sumusuko si Mang Samson kahit wala pang 500 pesos ang kita kada araw. Huwag lang umanong abutin ng 100 pesos ang litro ng diesel na ngayon ay naglalaro na sa lagpas 80 ang litro. Baka wala nang tumakbong jeep. Nakakuan. Mamamasada. Siguro wala na rin ako nito. Papamili driver na ako. Sapul din ang mga tsuper ng UV Express gaya ni Mark na diesel ang ikinakarga sa van. Kung darating na si President Bongbong Marcos, magawa ng paraan na bumaba ang ating diesel kasi lahat apektado, pati pagtaas ng mga presyong bilihin. Wala pang isang buwan, mahigit 15 pesos na ang dagdag presyo sa diesel, lagpas 5 pesos naman sa gasolina. Pero kung susumahin, simula umpisa ng taon hanggang bukas, lagpas 41 pesos na ang iminahal ng diesel, halos 30 pesos naman sa gasolina. Lalo pang lumulobo ang price increase nito mga nakaraang linggo dahil sa premium at paghina ng piso kontra dolyar. Ang Department of Energy, hindi basta pwede kasi deregulated nga. Sabi nga natin, market forces, market pricing. So kung ano yung pagkakakuha, ire-reflect lang sa domestic pump price. Ang tanging maitutulong ng Department of Energy, yun nga, yung pagpapatuloy natin ng mga targeted rebate sa mga vulnerable sectors. Totoong bumagsak ang presyo ng crude oil sa mga nakalipas na araw pero presyuhan sa Mean of Plat Singapore o MOPS ang basehan ng presyuhan naman sa Pilipinas. Yung MOPS is being traded dito sa Asia. Nagkataon naman po na ang gasolina at diesel dito sa ating region ay medyo tight, no? So despite na bumaba po yung crude prices for the past days, particularly po no Friday, ang laki po ng binaba, no? Yung MOPS po ay patuloy pa rin tumataas. Sa Metro Manila, simula bukas, maglalaro na sa 80 pesos hanggang 95 pesos ang diesel, 77 hanggang lagpas 98 pesos ang gasolina. Aabot kayang 100 pesos kada litro ito sa mga susunod na buwan? May posibilidad dyan kung tuloy-tuloy na bawat araw, bawat linggo tumataas. Pero yung biglaan o na pag-angkat naman pagtaas ng 100, yun no, hindi naman mangyayari yun most likely. Tiniyak naman ang ACT Teachers Party List na maghahain sila ng panukalang batas kaugnay sa unbundling o paghimay ng presyo ng petrolyo sa papasok na Kongreso. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.